bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Linggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Isabel ng Ungaria. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo po kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo po ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan. Sa pagmamalasakit na pag-ibig, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan
nang lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitay na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din nung panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma,
umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Hinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, Biyernes sa 32nd linggo sa karaniwang panahon, minsan pa mula sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, sa probinsya, kasama ang mga kababayan natin na sa online, sa iba't ibang panig ng mundo, minsan pa muli tayong pinagsasama at pinag-iisa ng ating dakilang pananalig at pagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat. Na, kasing init ng panahon na meron tayo ngayon. At katulad ng lagi kong sinasabi, mga kapatid, talagang pinapatunayan natin, walang mahirap, walang malayo, walang imposible para sa pong Jesus Nazareno. Amen! Kaya nga kahit kayo ay galing sa malalayong lugar, kahit na kayo ay magko-commute lang, naglalakad lang para sa Kanya. Kaya nga kaming mga pari kuminsan, bababa na lang, nalilate pa. Wow, Father, hiyang-hiya naman kami sa iyo. Kami tong galing sa malayo, nagko-commute lang. Ikaw, Father, bababa lang. Late ka pa. At mga kapatid, maniwala ho kayo. Makinig kayo. Huwag mong pinanghihinayangan. Huwag mong pinagsisisihan ang bawat lakas at oras na binibigay mo para sa Diyos. Maliitin man, pagdudahan man o pagtawanan ng iba, ang sakripisyo, ang paglilingkod, kahit ang pagtulong mo sa mga dukha, huwag ka nang sasagot ng masama. Ang Diyos na ang bahala. Amen. Kaya alam nyo, kung kayo po ay nagsisimba araw-araw, ilang araw na po nating naririnig ang paalala ng mga unang pagbasa natin hanggang ngayon. Ano ang paalala sa atin? Na ang karunungan, na karunungan pa rin ang pumanig, ang pumili sa anumang totoo, mabuti at tama. Wala kang dapat pagsisihan. Kapag pumanig ka sa totoo, sa mabuti,
sa tama. Anong sabi ng unang pagbasa? Karunungan yan. Sa halip na pagbigyan mo, napansinin mo, napatulan mo ang kasamaan ng iba para tumigil ka na lang, maniwala ka sa sinasabi ngayon ng unang pagbasa sa aklat ng karunungan. Pakinggan po natin. Kahangalan, katangahan ang hindi kumilala sa Diyos. Ang hindi magpahalaga at sumunod sa Diyos. Yan ang kahangalan. Kahangalan, katangahan, ang magpagamit ka lang sa kapangyarihan, sa impluwensya, sa kayamanan at katalinuhan ng isang maling tao at ipagpalit mo ang binigay ng Diyos na kabutihan mo. Bakit ka maiinggit? Bakit ka magagalit lang sa mga taong nanlalamang at nanghahamak ng kapwa niya kung ang kapalit naman ay pansamantalang kaligayahan lang, ay pansamantalang kapangyarihan lang? Kaya nga, mga kapatid, sa kalakasan o kahinaan, sa kasaganahan o kakulangan, parang mag-asawa lang, nag-aanibersaryo yung kaibigan ko sa kanilang kasal, yung relasyon natin sa Diyos, dapat love story. Sa hirap at ginhawa, sa lahat ng mga pinaplano mo, pinapangarap mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, Diyos ang lagi mong isama at gawin mong una. Huwag magbabago yan. Kahapon, mga kapatid, sa tulong ng ating formation ministry at ng Layforce Chapel, binigyan po natin ng one-day recollection at team building ang walong grupo ng prayer and devotion groups ng ating simbahan ng Quiapo. Doon kami sa Layforce. Na nagpapasalamat tayo sa mga lingkod ng ating simbahan. Palakpakan nga po natin ang mga volunteers, itong mga nagsiserve sa simbahan. Malakas sa palakpak ng pasasalamat para sa kanila. Hindi nyo man sila kakilala, pinaglilingkuran nila tayo. So kahapon, nagkaroon kami ng one-day recollection. Pero alam nyo mga kapatid, inamin ko naman at umamin naman sila. Karamihan sa kanila, senior at matatanda na. Wag ho magagalit, ano? Kayo naman, kaya minsan nagtataka ko. Bakit kapag iniimbitahan ko yung kaibigan kong bata-bata, "Uy, mag-serve ka sa simbahan?" "Uy, Father, ang bata ko pa." "Eh bakit, anong akala mo? Pag tumanda ka lang, saan ka magsiserve? Ginagawa niyong home for the aged ang simbahan." Pero huwag kayong mahiya. Bakit kayong mahihiya kapag kayo ay tinatawag na matanda? Biyaya ang pagtanda. Amen? Pasalamat kayo, umabot kayo ng ganyan. Itong mga bata ngayon, kaming mga bata ngayon, wow! Sa lifestyle, sa uri ng pamumuhay na meron kami ngayon, salamat na lang na umabot kami ng 40 pa. Biyaya ang pagtanda. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matanda ka na. E minsan sasabihin, ilang taong ka na, secret? Anong secret? Puting-puti na buhok mo, secret pa rin? Alam nyo ho, kahapon, nung nakita ko yung 80 years old na kasama nila, alam nyo, naisip ko at bigla kong nasabi sa Diyos, "Lord, sana ako din
maubos, matapos man ang araw ko dito sa mundo, sana naglilingkod pa rin ako sa iyo. So paano mo gustong matapos ang buhay mo? Nagwawala ka. Nagwawalwal ka lang. Sana mga kapatid, huwag dumating ang ending ng buhay natin sa mundong ito, kagaya ng sinapit ng mga kababayan ni Noe at ni Lot sa ating ebanghelyo ngayon. Dumating ang ending ng buhay nila. Dumating ang paghuhukom sa kanila. Anong inaatupag nila? Kumakain lang, nagiinuman, nagpapayaman. Nag-iipon lang. Nagpapasikat lang. Sana wag dumating ang araw na tayo ay abutan na nagpapakasasa lang at nagpapakalunod sa binibigay na kapangyarihan ng mundo, sa binibigay na kasikatan, kayamanan ng mundo, habang may mga mabuting bagay na nakakalimutan mo na. Kahapon sa ating feeding program, I Thursday, sa tulong ng inyong mga binibigay, umabot ulit tayo ng 436 na mga kapatid nating nakatira sa lansangan. At kahapon, kasama namin hindi lang sila, pati yung mga sponsors na volunteers pa. Nakakatuwa ho. Kahit may kanya-kanya silang trabaho, responsibilidad sa buhay, nagagawa nilang magbigay ng oras para mag-ambag at tumulong sa higit na nangangailangan. Kahanga-hangang makakita ng mga taong kahit pwedeng mahirapan, mawalan, at masaktan, pinipiling manindigan sa katotohanan at kabutihan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, maniwala po kayo. Makinig kayo. Alam ng Diyos kung gaano ka rin nahihirapan araw-araw para gumawa ng desisyon, para pumili sa buhay. Alam ng Diyos, hindi madali para sa iyo araw-araw ang pumili. Pumili sa pagitan ng mahirap at madali. Pumili sa pagitan ng magbigay at humingi. Pumili sa pagitan ng mapapakinabangan at tutulungan. Pumili sa pagitan ng para sa iyo o para sa ibang tao. Huwag kang hangal at huwag kang laging umaangal at nanghihinayang. Isang araw, hindi man dito, hindi man ngayon, maniwala ka. Patutunayan ng Diyos sa iyo na walang nasayang sa oras at lakas na lagi mong unang iniisip at binibigay para sa Kanya. Araw-araw, isa lang ang pinipili ng Diyos. Mahalin ka, patawarin ka, iligtas ka. Araw-araw, pinipili ka ng Diyos, piliin mo rin siya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa,
bilang alaala na mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kaniyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kaniyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ng sama-sama ang agarang pagtatapos ng mga digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal po natin ang mga kapatid nating may sakit, ang mga bilanggo, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinggap ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig
ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo po silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Isabel ng Hungría, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Maniwala at magtiwala. Walang masasayang sa ginagawa mong paglilingkod at pagtulong sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tumawag sa iyo. Siya ang pumili sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat
na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo ng
mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalanging makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal natin ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen.
Mga kapatid, muli po ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat, hindi lang sa pagsisimba ninyo dito at online, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay din ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan din at kakulangan, salamat, pinipili nyo pa rin magbigay ng ambag at handog sa mga higit na nangangailangan. Ang mga pinansyal na tulong, ang mga material na tulong, kagaya ng bigas, dilata noodles, kape, sabon at tubig, yan po ay malaking bagay, lalong-lalo na ngayon sa nalalapit na Kapaskuhan. Nakapagsimula na tayo magbigay at patuloy tayong naghahanda pa para sa mga kapatid natin sa City Jail, sa mga kapatid nating vendors at nasa lansangan, sa mga may sakit, sa mga nasa probinsya at iba't ibang institusyon. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng pinipili nating paggawa ng kabutihang ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa pinipili niyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Iligtas po kami.